Does the PNP investigation have a conclusive report on what were the glaring issues of security during the Delimas hostage-taking incident? And could the PNP highlight to us the new security and internal changes to prevent such an incident from occurring again within Kamkrami? Ma'am, the investigation is ongoing, being conducted by the CIDG po, both on the administrative case against the possible na tao po namin na medyo nagkamali po or naging lax po sa pag-implement po ng security. That's why there was some sort of a breach of security. And definitely po, iniisa-isa po namin na pinag-aaralan po ano po ba yung mga kailangan po na i-correct po natin para maiwasan na po natin yung mga pangyayaring ganon. First is we really need to implement po strictly po yun pong mga pumapasok po or yung mga dumadalaw sa mga nakakulong po doon na hindi po sila makakapagdala or makakapagpasok po ng anything that would hurt po anybody inside our jail facility po. At the same time, in the distribution po ng mga pagkain po ng ating mga preso, definitely po is we will no longer allow na mag-isa na lamang po yung nagdi-distribute ng pagkain. So it would be more on a body-body system. Likewise po, yung masi-separate na rin po siguro yung distribution ng pagkain and yung sunning time po nila, because during that time halos nagkasabay po. And then we would continue rin po na medyo malayo po yung ano yung facility ng mga lalaki at saka mga babae po na nakakulong po doon, ma'am. Okay. Sir, how about yung mga utensils? Kasi itong nagiging epekto na nagagawa po nila, na isisilid nila at naitatago, ginagawa po nilang weapon. So how would you try to control this? Yun nga po, ma'am, mababago na rin po yun, ma'am, na any object po that would be used to hurt anybody in the facility would definitely no longer be allowed inside the jails, especially po yung magagamit po ng ating mga preso. Okay, Tuesday New, DCBB. Good morning po, General Azurin, sir, and the other guests. Good morning, guests. Ma'am. Ma'am, sir, doon sa nangyari incident last Sunday, may mga observations po na planado nung tatlong inmates yung kanilang pagtakas. At kayo na rin po ang nagsabi na naka-ready, get up na po sila para makatakas. Kung sakali na nangyari po yung pagtakas nila, nakikita nyo ba na mayroon din silang kasabwat na nasa labas na naghihintay sa kanila? Possible ba na may mga kasamahan na sila sa labas na waiting for them para i-travel sila o itakas na sila palayo sa Campo Crame? These are possibilities po, ma'am, but I think that's very remote po, because I think ito pong mga nag-attempt po na tumakas, they have not seen the how wide or yung pong lawak po ng Camp Crame, and definitely po mahihirapan po silang lalabas during that day, kasi nga po isa lamang po ang pwede nilang lalabasan, which is the Santolan Gate po. Lahat po ng mga gate ay nakasarado on a Sunday or on a Saturday po. Isa pang follow-up, sir. Ang PNP Custodial Center, sir, ay mayroon kayong mga inmates na high risk, kung tawagin nila. Kasama na nga po itong tatlo na napatay na allegedly ay members ng Abu Sayyaf Group. May hakbang po ba o aksyon ng PNP para i-request kaya na yung ganitong mga high risk inmates ay malipat sa facility ng Armed Forces of the Philippines, considering na terrorist group sila kabilang po? Ma'am, definitely po, that would be one of the recommendations that the PNP would be doing po, because the very reason that's why we have detainees inside Camp Crame is that some courts gives the order
these particular criminals who are facing criminal charges have to be detained inside Camp Crame. Otherwise, the PNP would not allow or would not accept anybody kasi personally po is hindi naman po talaga dapat trabaho ng pulis yung nagbabantay ng mga bilanggo po. Thank you, sir. Okay, thank you po, PNP Chief Azurin. And we will accommodate two questions for other matters. Maricel Halili, TV5. Hi, ma'am. Magandang umaga po. Ma'am, meron pong paglilinaw na ginawa yung Chinese Embassy. Sinabi po nila na hindi naman daw kasama ang Pilipinas dun sa blacklist ng mga for Chinese tourists. Kasunod po ito na naging pahayag ni Senator Subiri kahapon na blacklisted na pala yung Pilipinas. Ano po ang masasabi ng Malacanang dito? Is this somehow a relief na merong ganitong clarification from the Chinese Embassy? Nakita na natin yung paglilinaw nga ng Chinese Embassy at nag-post na rin sila ng official statement nila sa kanilang social media accounts. And we share the sentiment of the Chinese Embassy in the Philippines that tourism is an important facet to our relationship. And we look forward to continuing with that relationship as we continuously welcome our friends from China. And we anticipate more of them to come in the months and years ahead. Ma'am, panghuli na lang po. Ano po yung direktiba ni President Bongbong Marcos tungkol po dito sa Pogo industry, considering na parang pinaghuhugutan po kasi siya ng iba't ibang mga issues? Of course, the President is closely monitoring this. And as far as the President concerned, ang PNP po ang in charge dito sa usapin na ito. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Good morning, Secretary. Bago na lang yung kay Colonel Pespes later siguro. Secretary, ano pong reaction ng Palace doon sa report na 9 out of 10 Filipinos are alarmed over fake news? Ito po ay isang seryosong bagay na tututukan ng OPS. Ngayon, sir, meron kaming mga programa na i-lay down in the coming days. We will let you know kasi gusto rin talaga natin na ma-address itong mga problema ng fake news. Okay. There's another question. Kay Colonel Pespes. Kay Colonel Pespes. Sir, hindi po ba kayo natakot ng nalantad yung itsura nyo sa TV since very high profile yung na-neutralized? And on the part of the PNP, meron po bang tayong ginawa hakbang para at least mabig? Kailangan pa ba ng security ni Colonel Pespes, sir? Kay Colonel Pespes po muna. Sir, hindi ko rin talaga alam kung anong sagot, sir. Dahil matagal na akong natakot, sir. So, siguro part ng trabaho naman ito. Yan sigurong puhunan ko rito na trabaho lang. Kung matatakot ba tayo, di paano pa tayo magtrabaho. Thank you, sir. Pero on the part of your family, sir, di ba kayo natatakot para sa family? Salamat, sir, sa concern. Okay. Maraming salamat po, DICT Secretary Ivan Uy, PNP Chief General Rodolfo Azurin at USEC Cheloy Villacaria Garafil at Mr. Police Colonel Mark Pespes. Maraming salamat, Malacanang Press Corps.